Chief, totoo po sinasabi ko. Gumagamit pa ng batang walang ya. Tinuturo si Drago Calieja nung batang magdadala ng epektos. Ikaw, pinanggigigilan mo na naman yung mga Calieja, ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Ha, talaga? Sigurado ko nga ba, Rodel? Sigurado ko, sigurado ako, Chief. Ha? Nandiyan yung bata sa labas ngayon. Tatayo siya as witness. Ayan niya na para matimbog natin yung Calieja Brothers. Okay, I'm ordering you to do a surveillance sa Drago Calieja na yan. And eventually, magbabayas operation tayo. Go! Nice one, Chief. Salamat, Chief. Galing yun. Galing! Ha? Dapat tawagan ko si Isay. Para makaresign na siya doon sa boss niyang drug lord, di ba? Oo nga, Tri. Tama ka. Kaling mo talaga. Pinagdidiskitahan mo na naman ang trabaho ko. Walang iligal sa negosyo ni Dado. Kung meron, dapat malalaman ko yun. Ako nagtatabi ng papeles niya. Kaso wala naman ako nakikitang mali eh. Marunong naman siguro ako magbasa, di ba? Isay, hindi mo ba nakukuha? Fraud lang ni Dado yung construction business niya. Drugs talaga ang negosyo niya. Makinig ka naman sa akin. Mamaya mapahama ka, pamilya mo. Mag-resign ka na ngayon. Hindi ako mag-resign. Sayang ang trabaho ko, sayang ang kikitain ko, at sayang ang pinag-aralan ko. Rodel, hindi lahat ng bagay tungkol sa'yo. Hindi ka talaga alis sa poder ni Dado, ha? Mas loyal ka pa sa kanya kaysa sa akin, asawa mo? Sumigil ka. Pero kung sasabihin sa akin na hindi kita pinalaya sa boss mong drug lord, ha? Isay, ano man ang nangyayari? Nag-aaway na naman ba kayo? Girls! Ayun na. Sinado ka liya. Girl, magpa-cute ka na ulit. Para malibre ulit yung drinks natin. Yeah. Ayoko na, no? Ayoko nang mapahiya ulit. Kaya't malalang, ating isa pa, may pera ako pang bayad sa lahat ng uorderin natin kahit hanggang buong madaling araw. Okay. Long Island. Long Island. Ito. Anak. Alam ko, pinagkakaganyan mo. Si Dado Calieja. Sa pool nung namatay ang asawa nun, hindi na natapos ang issue sa pagitan ninyo. Nga po eh. Feel ko, Emma, mortal enemies kami dun pa lang sa aming past lives. Kung magkaganyan, anak, hindi ba dapat sa present life, inaayos, tinatama yung mga pagkakamali na yon? Sa nakikita ko kasi, nilalaso ng isip mo ng selos. Bigyan mo ng tsansa yung asawa mo na patunayan yung kakayanan niya. Kasi anak, pag nagseselos ka, parang minamaliit mo siya. Kasi hindi mo siya pinagkakatiwalaan. Hello, beautiful ladies. Hi. I'm Draco. Paano niyo? I'm Honey. I'm Darling. Honey tsaka Darling. Yes. And of course, si Miss Lilibet. Ako, paano naman kita makakalimutan? Napakaganda ng boses niyo. And dini-request po ng aking kuya, si Dado Calieja, for you to join his table. Sabihin mo sa kapatid mo, hindi ako cheap. At lalong hindi ako tatayo dito at uupo sa table ninyo dahil sinabi niya. Alam mo, dapat niyaya na niya ako the first time we met. So, not anymore. Not now. At sabihin mo sa kapatid mo, busy ako. Isa, hindi pa ba tapos yung issue yun ni Rodel? Wala namang issue eh. Si Rodel lang gumagawa ng issue. Hindi ba pwedeng magtrabaho lang ng maayos para makasweldo?
hindi kaya magbabaka na lang ng pride mo? Pati ka na lang mag-resign? Turing, ngayon lang ako naging proud sa talent ko. Ngayon lang ako naging inspirado na magpursige dahil sa kakayanan ko. Aaminin ko sa'yo, Turing. Sa maraming taon na pagiging asawa at ina ko, ngayon ko lang naramdaman na may sariling buhay pa rin pala ako. Kung ganyan na hindi kayo magkatagpo ng gusto ni Rodel, si Moy-Moy yung naiipit sa gitna. Paano naman yung bata? Waiter! Pakipigit doon sa host. So, order lang kayo. Tapos mag-request, magpadala lang kayo dito. Kung gusto nyong bumate, yan. Oops, katulad dito. Na, meron na tayo. Ay, may bonggang-bonggang request galing sa bonggang-bongga nating guest tonight. Super special request to galing kay Mr. Dado Calieja. Wow. Pinare-request niya na kantahin ni Miss Lilibet yung kinanta niya dati. Oh, so ibig sabihin si Miss Lilibet ay nandito. Miss Lilibet is in the house. Palakpakan natin! Yan, so where are you, Miss Lilibet? Ayun. Miss Lilibet, please come over. Request ni Mr. Dado Calieja. Kantahin mo naman daw yung kantang kinanta mo dati. Tama. Ulitin mo naman. Sige na. Please naman. Olika, come up the stage. Ayan na siya. Ayan na. Yeah. Let's welcome, di ba? So, ladies and gentlemen, Miss Lilibet! Parang kailan lang ang lumipas na kahapon. Tandang-tanda ko pa mga oras na kay saya, mga sandaling ika'y aking kasama. Salamat kay Wako na palaging nasa tabi ko. At salamat din po in advance na magkakabati na si nanay at tatay. Yun lang po. Amen. Amen. Good night po. Good night, anak. Ayan. Sige na, anak. Umkong ka. Ay. Excuse me, ladies. Thank you ulit sa special request ko. Sa tuwing maririnig ko yung kantang yun, ikaw na yung maaalala ko. Thank you, Mr. Calieja. Dado na lang. Okay. Dado, thank you. Are you going home anytime soon? Pwede bang ako na lang maghatid sa'yo? May dala akong sasakyan eh. I guess I'll call it a night. Excuse me, girls. Let's go. Dado Calieja! Girl, ano kaya? Hoy, ano ba? Mga 16 years old lang kayo, te? Kung kiligin naman to mga to. Girl, pag mabingot niyo yung Dado Calieja, bongga! Mayaman, guwapo, at available! Yeah!
Tingnan natin. Isay, paki-fax na lang to, ah. Apo. Kumusta na kayo ni Rodel? Madalas pa rin ho kami magtalo, eh. Hindi kami makapag-usap nang hindi kami nag-aaway. Anong madalas yung pag-awayan? Ano, sir, nahihiyaman akong sabihin, pero kayo ho ang madalas namin pag-awayan. Pasensya na ho kayo, ha, pero hindi ko nga maintindihan doon sa asawa ko, eh. Palagi ko nga sinasabi sa kanya na mabait kayong amo, na mapagbigay lang kayo sa mga empleyado nyo. Pero siguro ganun talaga yung mga mister. Pinagseselosan nila yung mga among lalaki ng mga asawa nila. Alam ko yung sinasabi mo. Huwag kang mag-alala. Hindi lang naman ikaw ang unang empleyado na nagselos ang mister ng dahil sa akin. Ano yung huli niya pinag-awayan? Nito hong uli, parang pinipilit niya na meron daw kayong batang ginagamit sa mga transaksyon ninyo. Eh, hindi ko naman humaintindihan sa kanya kung ano yung sinasabi niya na yun. Pero huwag niyo hong intindihin yun, sir. Sige ho, babalik na ako sa ginagawa. Sige, sige. Mr. Gaudencio, ikaw ang mangunguna sa bypass operation na gagawin natin para kay Drago Calleja. At kapag nahuli natin ang malaking isda, matutupad na ang pangarap mo na mahanay ka sa pamilya mo na pawang mga bayani in the line of duty. Okay, men? Dismiss. Congratulations, Dre! Congratulations, Dre! Galing, Dre. Matutupad na pangarap mo. Nakausap ko si Epe. Tuloy ang operasyon nila. Papahuli nila tayo, Draco. Huh? Kaya nang gagawin natin, ayoko makulong. Si Rodel Gaudencio ang ipapakulong natin. Magpaplata tayo ng tao. Tuluyan na natin sisirain ang buhay at pamilya ni Rodel Gaudencio na yan. Balitaan mo kung natuloy ang plano. Okay. Pero hindi ka ba sasama, kuya? Ayaw mo bang makita ang pagpagsak ng iyong mortal na kaaway? Si Gaudencio? Hindi na. May iba pang mahalagang bagay akong aasikasuhin. Ayos. Nakikita ko na yung subject, ha? Ready lang kayo. Brad, anong laman ng kaon na yan? Dumito ka muna kay Madam V. At sa aking pagbabalik, ay sisiguraduhin kong buhay na buhay ako. Kung hindi ko man makuha ang aking kapangyarihan mula kay Ukaw-Ukaw, ay sisiguraduhin kong uuwi ako sa iyo ng buhay na buhay. Aasahan ko po yan, mahal na Diyosa, ha? Sana po, tuparin niyo po ang pangako niyong babalik kayo. Oo, Barkan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Sige, Madam V. Mag-iingat ka, Mariska. Mahal na Diyosa. Huwag kayo, Blancha! Dre! Napuruha mo sa ulo. Parang saan pa ako binaril yan, eh? Thank you.
Descan! Lumabas ka dyan! Magtuos tayo! Descan! Di ba gusto mo akong patayin? Oh, nandito na ako! Lumabas ka dyan! Magtuos tayong dalawa! Descan! Oo, alam ko. Buo kong kapangyarihan ay nasa'yo. Pero hindi ito magiging sa'yo ng lubos dahil kailangan mo pa rin ako. O ano, lalabas ka o hindi? O sige, kung ayaw mong lumabas, edi parati mo nalang tingnan ang reflection mo. At makikita mong ang pangit-pangit mo. At kahit flawless, walang magagawa sa'yo. Dahil ang pangit, pangit, pangit mo! Nakakainis ka, Mariska! Alam na alam mo ang kahinaan ko. At hindi totoong wala kong kasing pangit. Dahil ako ang pinaka-cute na arukan. Naging pangit ako dahil sa kagagawan mo. Oh, eh kaya nga nandito ako, di ba? Bakit? Anong gagawin mo? Eh di, ibabalik ko yung cuteness mo. Pero, ibabalik mo yung kapangyarihan ko. Para maibalik ko ang kapugian mo, di ba? Heh! Ano ako, sira? Inuuto mo ako, Mariska. Eh di, huwag kang maniwala para habang buhay kang pangit. Diyosa na kahilingan. Paano mo ngayon lulusutan? Yung muntik mo ng pagpatay doon sa isang civilian. Sige nga, doon David. Paano ko papatayin sa hita ko lang pinatamaan? Sigurado ka? Chief, hindi ko pupupura na kahit sino civilian sa ulo. Hindi ko kayang gawin yun. Isusugal ko pangalan ko, pati buhay ko. Sa presinto ka na magpaliwanag. Chief, nasa presinto na ho tayo. Nga! Nagpablatan ng pamilya ng nabarin mo, ha? At hanggat hindi nabibigyan ng nilaw, kung ikaw nga o hindi ang bumaril sa ulo niya, mananatili ka muna dito. Dito? Sa desk? Sa detention! Ay, galing yan! Uy, Chief, hindi niyo pwede gawin sa akin to, Chief. Chief, malakas ho ang kutob ko na ibang tao ang bumaril sa ulo niya. May gusto mong pabaksak sa akin! Chief! To serve and protect, yan ang motto ng mga pulis. Ha? At umayon ba yan sa ginawa ko? Ha, Rodel, kapag napatunayan na ikaw nga ang bumaril sa lalaking yun, hindi ka lang kulong. Tanggal ka pa sa serbisyo! Chief, frame up to. Chief, maniwala kayo sa akin. Frame up? Dali na yan! Chief, ano ba? Tommy, kung sabi mo si Chief! Oo, sige, Rodel. Chief? Go! Ano? Nakapag-isip-isip ka na ba? Bilisan mo kasi ginawa mo na akong tao kaya mainipin na ako. Huwag mo akong i-pressure. Nag-iisip pa ako. Ano na? Gusto mo ba tulungan kita mag-isip? O di sige, silipin mo yung mukha mo dyan sa baba, dyan sa tubig. O para makapag-isip ka na agad. Ha! Tao ka na nga! Napakagaling mong mang-blackmail. Bakit? Masarap naman talaga maging tao eh. Kaya lang, siyempre, iniisip ko yung mga arukan. At saka, iniisip ko na rin na para mabawasan ang masama mong ugali, eh ibabalik na kita sa kapugian para hindi ka na ma-insecure dun sa mga arukan. Totoo ang lahat na sinabi ni Mayor. Totoo nga na mayroong mga arukan. Kahit ano pwede kong hilingin, wala nang makakasira sa mga plano ko. Ako na ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa mundo.